Noong Agosto at 3, kasagsagan ng rush hour sa South Luzon Expressway, 10 mga sasakyan ang nagkarambola sa bahagi ng Alabang. Nawalan daw ng preno ang isang gas tanker na umararo sa may 20 sasakyan. Ilang katao ang sinasabing nasaktan. Noong October 26, isang tourist bus naman ang nawalan daw ng preno habang papalapit sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway northbound lane. Binangga nito ang isang six-wheeler truck na nagresulta sa karambola ng 4 na sasakyan. 2 pasahero ang nasugatan dahil sa insidente. Sa dashcam video naman ito, kitang-kita ang biglaang pagkain ng lane ng isang truck habang binabagtas ang NLEX sa bahagi ng Pulilan, Bulacan. Ayon sa uploader ng video, muntik-muntik nang mauwi sa aksidente ang pangyayari. Sa tala ng Toll Regulatory Board o TRB mula taong 2016 hanggang kasalukuyan, pataas ng pataas ang bilang ng mga road crash o aksidente sa mga tollway o expressway sa bansa. Mula January hanggang September 2018, lampas 9,000 aksidente ang naitala sa mga expressway, mas mataas kumpara noong 2017 na mas mataas din kumpara noong 2016. Sa datos ng TRB, halos human error o yung may hawak ng manibela ang dahilan ng mga aksidente at hindi raw dahil sa kalsada. As far as the design of our tollways is concerned, it follows international standard. I would say that it is already comparable to tollways that you'll find somewhere else. In almost all cases, it's all about driver's error. Ang pinakamaraming aksidente nangyari sa Skyway, na triple ang bilang ng road crash ngayong 2018 kumpara noong 2016. Ayon sa TRB, 19 sa bawat 1,000 mga sasakyan sa Skyway ang naaksidente ngayong taon. Sa NLEX na itala ang pinakamaraming namatay, 61 na ang namamatay doon mula 2016. Sa NLEX din na itala ang pinakamaraming nasugatan. Because mas marami yung sasakyan na dumadaan doon. Compared to SLEX. Sa NLEX, matuloy takbo mo eh. Okay. Sa Skyway, nare-regulate pa yung speed doon. No? Patuloy na kinukunan ng GMA News ang panig ng NLEX at Skyway. Paalala naman ng TRB sa riding public, malayo ang mararating ng simpleng pagsunod sa batas trapiko at tamang diskarte sa kalsada. For every 10 kilometers per hour speed, you should maintain a one vehicle distance. So if you're running at 100 kilometers per hour, dapat 10 vehicle distance ang gap. Inner lane are for faster vehicle, outer lane are for slower vehicles. Cedric Castillo, GMA News.